Ang tagal ko pong hinintay ito. Kung yung sinasabi nyo, mahal nyo si BRRD, ako, ibibigay ko ang buhay ko para sa kanya. Minsan nga sinita mo ako sa Dasmariñas. Hindi ko ito makalimutan, Philip Salvador, sa'yo. Nung time na pumunta kayo sa Dasma, naalala mo yon? Yung unang takbo pa lamang ni Senator Bongo bilang senator, unang kandidato niya, na naka-chopper si Senator Bongo, nakasakit rin doon sa chopper na maliit na yon. Pinalipad yung chopper sa De La Salle Dasmariñas, tanghaling tapat. Nakita mo, binibidyo ko yung sinakyan nyo. Nilapitan mo ko. Ay nyo, huwag mong i-upload yung video na yan, ha? Ha? Ikaw mismo ang lumapit sa akin noon, binilate mo ang video sa cellphone ko. Patinan mo yon. Ha? Patatandaan mo yung Philip Salvador, sa Dasmariñas tayo nun. Ha? I think 2019? Hmm? Patatandaan mo yun? Ewan ko kung anong iniiwasan mo. Bakit pinapadelete mo? Wala naman ako nakitang illegal doon. Wala naman ako nakitang hindi maganda. Ikaw lumapit sa akin nun pagkababa mo ng chopper. At bigla mong pinindot yung phone ko para tanggalin yung video sa cellphone ko nun. Do you remember that? Ha? Philip Salvador, official ng nag-file ng COC sa pagkasenador. Diyos kong mahabagin. Official ng nag-file po kahapon. Itong ambisyoso. Alam niyo mga kaibigan, pag ako nag-file, pag ako magkasalita, hindi ako magbabasa ng quotes. Tuloy-tuloy ang speech ko dyan sa Comelec. Pero itong si Philip Salvador, mga kababayan, dito pa lang sa pagpapile niya bilang senador, butas na ang kanyang pinagsasabi. Butas na butas. Dito ako nanggigigil sa mga pinagkasabi ni Philip Salvador. Oo. Pakinggan niyo ito, mga kababayan. Ah, utang ina, meron na tayong Robin Padilla sa Senado. Ha? Na habang naghihiring, ha? Meron na po tayong senador na naghihiring sa komite sa Senado na nagsusuklay. Ha? Na kumakain sa loob ng session hall. Ha? At yung asawa nagtuturok ng ng collagen. Ngayon, may nag-aakim na naman na isang gustong maging senador, mga kapatid ko po sa bansa. Ano na ba ang nangyayari sa ating bansa? Ha? Wala po sa pagmamayabang, mga kababayan. Ha? Dapat baguhin ang batas. Dapat maguhin yung batas sa sinasabi ko na pang ikay Pilipino, pang ikay marunong magbasa at marunong kang magsulat at ikay 100% born to the Philippines ka at ikay pure Pilipino, ay karapatan mo ng kumandidato. Yan ang batas na putang inang yan ang dapat baguhin ng mga mambabatas natin. Totoo lang. Dapat sana naman may congressman o senador na baguhin ang batas sa pagpapiling. Sana mayroon ganun makapag-isip na isang mambabatas.
Dapat unang college degree. Diba? Hindi naman porque ikay artista, ikay action star, porque sikat ka noong araw, at ngayon ay isa ka ng laos, pwede ka ng kumandidato sa kahit anong posisyon. Hindi ko po nila lahat na artista, mga kababayan. Hindi ko po nila lahat. Ha? Hindi ko po nila lahat. Kagaya po nito ni Senator Bong Revilla. Kaya paano, may nagawa na siyang batas, may napatunayan na siya. Yung ginawa niya para sa mga senior citizen. Napirmahan na po yun ng Pangulo. Diba? Itong si dating Manila Mayor, Isko Moreno, na kumakandidato muli ng pagka-mayor ng Manila, na hindi maipatanggi. Mayroon siyang nagawa sa Manila at napaganda niya ang Manila at napaayos niya ang lungsod ng Manila nung kanyang term as a mayor. Kung ganun sana ang mga mayor at ganun sana ang mga artista na mailuluklok, okay lang. Pero kung isang aktor na naman na kagaya ni Ruben Padilla at isang kaibigan niya ay may nag-a-attend na tumakbong senador kagaya ni Philip Salvador, utang ina mga kababayan, magjakul na lang po tayo. Magjakul na lang tayo nang sakali mabawasan ang ating mga tamod na bulok. Di ba? Magjakul na lang tayo. Unang-una si Philip Salvador. Ilang beses po yung tumakbong pagka vice mayor ba? Mayor ng Mandaluyong. Natatulo. Ilang beses din siya nag-atim ng local posisyon sa lalawigan ng Bulacan. Parating talo. Parating talo lang. Bakit hindi siya manalo sa Mandaluyong? Sa Bulacan. Kasi ano nung mga taga roon, anong magagawa ni Philip Salvador sa kanila? Anong magagawa ni Philip Salvador sa kanilang lugar pag binoto nila yan, board of direct, board member o vice governor? Alam ng mga taga Bulacan, Mandaluyong, na walang magagawa ang Philip Salvador. Tapos po ngayon, mga kababayan, may Ruben Padilla na tayo sa Senado na wala pang napapatunayan hanggat sa magdepensa na magdepensa kay Kibuloy, kay Digong. Tapos magdadagdag na naman tayo ng isang Alipores na sipsip na gusto rin maging senador. Wala na ba kayong pelikula? Wala na ba kayong nagagawang entertainment? Okay na yun eh, na magpasaya kayo sa showbiz. Iba po ang politika. Ako. Pati si Willie Revillame. Ano? Pati si Willie Revillame baka tumakbo din. Diyos ko po. My God. Ano kaya ito sinabi ni Willie Revillame? Kung sakali man. Ha? Bigyan ng jacket sa akin. Ha? Utang ina. Kaya ako, karapatan ko dito ako ng pagkasinator. Mga kababayan. Pwede. Yes. Goes in you. I agree with you. Yes. I agree with you. Totoo ang sinasabi mong yan. Huwag mo nang sama yung baka. Ang gawin mo, habo lang ang camping pan. Yun yun. That's it. Huwag mo na isama yung baka-baka. Habol. Kampintant lang. Oo. Ngayon mga kababayan, pakinggan natin ang speech ni Philip Salvador kahapon. Dito ako, tawa ng tawa habang pinapanood ko siya kahapon. Habang tinitignan, alam niyo pa, ito natalo si Philip Salvador? Alam niyo kung ano na sasabihin niyan? Ako alam ko na eh. Binaya ako.
Hindi ako pinaporma ng administrasyon ni Pangulong Marcos. Dahil kilala akong kapanalig ni dating Pangulong Duterte. Ganon ang daramang gagawin ni Philip Salvador, mga kababayan. Ganon ang mga ingan ang sasabihin niyan, paawa effect. Ha? Dito po nakakatawa eh. Dito sa mga speech ni Philip Salvador. Panoodin niyo po ito ha. Itindihin niyo ito sinabi niya. Nasama yun. Ito. Habang nakatayo ako sa harap ninyo po, isang dedikadong magiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng humahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po, palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ng kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga upang mabawasan po ang krimen. Nais ko pong maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makakauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay, na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na mababawasan kundi man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, excuse me po. Sir, time is up. Ira-wrap up ko na lang po. Okay. Yan po ang aking plataforma. Ako po'y naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At huwag nyo lamang hong lalaliman ang inyong mga tanong. Naka-ready na ako. Okay, first question. Nico? Yes, sir. Nico. Nico Bagsik. Ah, magandang umaga po, sir. Magandang. Sir, na-mention nyo po dyan po sa speech nyo na you're in favor of rehabilitation po, ano, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi ho, nakabuti dito sa atin. Pero ngayon po, ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Follow up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at ma-rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin po kasi, ayoko nung hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun ating sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Sir Philip, ano yung main motivation ninyo? Bakit sa dulo naisip nyo magse-senador ako? Bakit hindi ibang posisyon na mas nakadirekta sa tao? Bakit po senado agad? Ang totoo po, mga tao po ang nagsabi sa akin tumakbo ko senador. Mga helpless and the hopeless po ang nagsasabi sa akin tumakbo akong senador.
yun po ang nagpapalakas ng loob ko. Una, ang ating Panginoon Diyos. Pangalawa, ang mga tao. So, if ever po, kung ano man po mangyari, I will run as a senator. I will run, I will join the race, and I will finish my race whether I win. Hindi mga kababayan, habang pinapanood ko yan kagabi, tawa ko ng tawa, mga kababayan, sa video na yan. Alam niyo, tama yung mga komentong mga kababayan natin eh. Yung gusto nangyari ni Philip Salvador na pisino order, may mga bakas na about sa pisino order. May bakas na po dyan. May mga kasundaluhan tayo, may mga pulis tayo na nagpapatupad ng peace and order. Ordinance nga lang, pwede mo nang gawin sa ordinance eh, yung peace and order eh. Dapat ang sabihin ni Philip Salvador, kaya po ako tatakbong senador dahil ako po'y wala nang kumukuha sa akin na showbiz industry. Dahil ako'y laos na. Dahil ako'y ligwak na sa showbiz. Kaya gusto ko na rin pumasok sa larangan ng pangkasenador. Kung bobo si Robin na walang ginagawa doon pero pakaangkaang, pero sumasahod bilang mambabatas, may immunity, dapat ganun din ako. Dapat ganun ang sinabi ni Philip Salvador. Mga kababayan, diba nyo nga yung sinasabi niya, binabasa niya. Diyos ko po. Tama yung nag-comment kanina eh, yung isa-isa. Kung yung anak mo nga hindi mo maayos, kung yung anak mo nga napabayaan mo kay Chris Aquino, tapos natin ko ang sinabi. Ha? Eh yung mga anak mo sa labas, yung mga nabuntisan mo, nasusustentuhan pa yung nababuti. Ha? I think hindi rin. Tapos gusto mo maging senador ng bansa. Mawalang galang na ha. Idol kita, Philip. Pero pagdating sa larangan ng politika, I hate you. Ha? Eh kung magpakit pa ako ng tao sa live ko, baka sabihin ni Philip Salvador, eh mga troll yung nagko-comment sa'yo. Mga troll yan. Eh. Wala yan, walang bilang yung mga nagko-comment sa'yo. Eh kung magpakit ako, siyempre pag nagpakit ako sa live ko, kita ang mukha. Oh. Mas masakit pa yung sasabihin nila. Oh. Alam mo sa ang realidad dito, Philip. Kung talagang may utak ka, ha? Hindi mo kailangan dumikit sa mga Duterte. Yung sinasabi mong bumabalik ang crime, eh yung pinatay ng general, yung retiradong general na pinatay nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nabigyan ba ng aksyon yung pagkamatay nun, nung panahon ni Digong? Di ba hindi? Yung mga suspect nun, ang omismo ni Digong, na hindi naman connected sa drugs yun, nagkataon lamang kontra yun sa liderato ng PCSO ni Garma. Napatay mismo yung general. Parang sa sinasabi mo sa mga plataforma mong yan na walang silbi ang kapulisan dahil nagkalat ang mga kriminalite. Parang ganun ang dating ng gusto mong mangyari. Philip, ganun ang basa ko eh. Sa sinasabi mong ganyan eh. Sa komento mong yan, ganun ang pananaw ko sa pagkakaunawa ko. Ganun ang dating sa akin. For your information, Philip Salvador, gumagawa ng paraan ang mga kapulisan para lamang mapanatili ang peace and order sa bansang Pilipinas. Ha? Hindi na kailangan ng isang katulad mo
para sa sinasabi mong gumawa ng pisin order na batas. May mga ordinansa na tayo. May mga ordinance na tayo sa bawat lungsod, sa bawat municipality para sugpuin, labanan ang criminality. Meron na nga dyan, general, oh, retired chief PNP pa, na si Senator Bato de la Rosa. Oh, kontra criminality din yan. Tapos sasabihin mo, patakbo ka bilang para lang labanan ang criminality? Hindi ba nakakahiya yung pinagkasabi mo? Wala ka naman alam. Hindi kailangan ng isang kagaya mo. Huwag mo nang dagdagan. Ha? Huwag mo nang dagdagan ang komedyante sa Senado, Mr. Philip Salvador. Ha? Mag-direct ka na lang, gumawa ka na lang, mag-produce ka na lang ng pelikula. Ayos na yun. Doon, kikita ka. Legal pa. Pero sasabi mo, gagawa ka ng batas para sa laban sa criminality, utang ina, meron na. Saan katutak na ang batas dyan? Ha? Yan. Kung mahal mo ang bansang Pilipinas, Ginoong Philip Salvador, tigilan mo ang kahibangan mo. Ha? Hindi naman sa pag-iibang, mas may utak pa ako sa'yo eh. Ha? Mas may utak pa ako sa'yo, mas matalino pa ako sa'yo. Totoo lang. Ha? Yan ang dapat baguhin ng mga mambabatas natin. Yung batas ng pag marunong ka magsulat, marunong ka magbasa, born Pilipino ka, dapat tumakbo ka ng politiko. Yan ang dapat baguhin na sistema ng ating mga mambabatas. Diba? Kita nyo, Philip Salvador, anong gagawin sa Senado? Yung pamilya niya, hindi niya maayos-ayos. Diba? Yung kay Karina, yung babae natin, Karina ba yun? Gisena ba yun? Oh, di ba kinasulat ka pa nun ng sustento na hindi mo nasusustentuhan yung pamilya, yung mga anak mo dun? Kung yun lang hindi mo masustentuhan, tapos papasok ka pa sa larangan ng politika. Nakakahiya, Philip. Totoo lang. Bago ka pumasok dyan, ayusin mong buhay mo, ay pakita mo na marunong kang gumawa ng mabuti sa mga nakapaligid sa'yo. Pero pamilya mo na nga, hindi mo nga maayos-ayos, ang dami mo, eto na lang, lantara na lang, lantara na lang. Ano sinasabi ni Senator Bongo? Sa mga pangiikot ni Senator Bongo, si Philip Salvador may mga naanakan sa Davao. May naiiwan sa probinsya. Ha? Ilang babae ang naaanakan. Kita mo nga. Yan para madalas ang sinasabi ni Senator Bongo about sa'yo. Diba? Tapos sasabihin mo, mahal mo ang Pilipinas. Alam mo, tama yung mga sinabi nila eh. Kumita na ang plataforma mong yan. Ilang politiko na ang gumamit ng ganyan. Ha? Ang pinakadabes, Mr. Philip Salvador, matulog ka na lamang sa bahay mo. Yun ang pinakadabes. Yung sinasabi mong hinanong ka nung isang reporter, ano ang motivation mo at bakit naisipan mong tumakbong senador at bakit hindi sa lokal? Ha? Yung sinasabi mo na pinatatakbo ka ng mga tao, ng mga hopeless, homeless, na kung sino-sinong ginagamit mong mga tao. Alam mo, Pipe, hindi naman sa pagmamayabang. How many times tayo nagkakasama? Hilang beses ako sa'yo nadikit noon, nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Suplado ka sa personal. Medyo may pagka, ano ka, arrogant. Ha? Kaya ka pinakikisama ng ibang DDS dahil nakadikit ka kay Senator Bongo. Dahil malapit ka kay Senator Bongo. Minsan nga sinita mo ako sa Dasmariñas. Hindi ko ito makalimutan, Philip Salvador, sa'yo.
nung time na pumunta kayo sa DASMA, naalala mo yun? Yung unang takbo pa lamang ni Senator Bongo bilang senator, unang kandidato niya, na naka-chopper si Senator Bongo, nakasakit rin doon sa chopper na maliit na yon, pinalipad yung chopper sa De La Salle Dasmariñas, tanghaling tapat, nakita mo, binibidyo ko yung sinakyan nyo, nilapitan mo ko, ay nyo, huwag mong i-upload yung video na yan, ha? Ha? Ikaw mismo ang lumapit sa akin noon, binilate mo ang video sa cellphone ko. Patinilan mo yon? Ha? Patatandaan mo yung Philip Salvador, sa Dasmariñas tayo nun? Ha? I think 2019? Hmm? Patatandaan mo yon? Ewan ko kung anong iniiwasan mo. Bakit pinapadelete mo? Wala naman ako nakita ng illegal doon. Wala naman ako nakita ng hindi maganda. Ikaw lumapit sa akin nun pagkababa mo ng chopper at bigla mo pinindot yung phone ko para tanggalin yung video sa cellphone ko nun. Do you remember that? Ha? E dun pa nga lang, kasta mo, iba lang kasta mo nun eh. Ha? Tapos mayroon tayong opening nun. Go Bongo! Sa Manila. Iba rin ang inasta mo ron. Oh. Kaya alam mo, boss, magpakatotoo ka muna sa sarili mo. Bago ka mag-ambisyon na kung ano-ano, magpakatotoo ka. Ha? Nakakaawa ang bansang Pilipinas kung ang isang katulad mo ay makalusot. Nakakaawa ang isang kagaya mo. Ang the best mo na lang gawin, himurin mo nang himurin ang tumbong ni dating Pangulong Duterte. Yun ang pinaka the best. Ha? Yun ang pinaka the best. Ha? Ha? Parang ito, may hawak akong bag. Halimbawa, bag. Pupunta kay Senator Bongo. Pupunta kay Dido, negosyante contractor, makikipagkwentuhan. Hindi ko natin tutuloy, guys. Ha? Ewan ko kung magigets nyo kung isasabihin ko. Eh, may connection ako sa taas. Eh, yung negosyante contractor, walang connection. Walang connection. Eh, ako meron. Siyempre, alam mo, mag-uusap lang tayo na wala akong mahihita sa'yo. May dala ka bang bag? May dala ka bang bag? Yung bag ba na dala mo? Bandel-bandel ba ang laman? Oh, hindi ko na itutuloy. Hanggang dun lang. I think malilikot ang utak ninyo. Nagigets nyo ang ibig kong sabihin. Ha? Nagigets nyo na ang ibig kong sabihin, mga kababayan. Ha? Ano? Hindi ako maitatanggi. Ha? Na may connection ako sa mga Duterte. Pasok ako sa loob. Hindi nyo maitatanggi yan, mga DDS na tanga. Ha? Hindi nyo maididenay at hindi nyo maitatanggi. Kaya aware ako. Idol Philip Salvador. Ayoko na lang magkwento kung ano-ano pa na wala naman akong ebidensya ron, pero nandudun ako sa mga activity. Kung sino-sino mga kinakausap na mga singkit ang mata na may mga pangalan na mga dalawang letra, tatlong letra, ganun lang. At sinasabi ko, kaibigan ko si ganito, may hawak akong bag. Bakit na lang eh? May hawak na bag. Bag. Anong English ng lalaki? Anong English ng lalaki? Pakicomment nga po. Idugtong nyo yung bag, tapos yung English ng lalaki. Iyan ang idugtong nyo nga. Kung alam nyo yung ganyang salita, paki-connect, paki-English ng sabihin nyo, bag,
English ng lalaki. Yan na lang ang gawin dapat. Tama. Uwag ako. Aware ako dyan. At alam ng mga politiko yan nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Wala akong tinutukoy, ha? Wala akong tinutukoy kung sino ang bagman na yan, ha? Wala akong tinutukoy. Basta't ang sabi ko, bagman. Okay, nasabi nila. Ha? Wala akong tinutukoy kung sino itong may bagman. Siyempre, malalay bilos tayo na naman dyan. Diba? Ha? Yan na lang ang gawin nyo. Kasi magkuhan na namang pinagpapasokan ninyo. Ha? Yan. Alam po yan. Alam yan ang mga nakadali. Pati dating Pangulong Duterte. Hmm. Pag ikaw, sasabihin nyo, kung malapit kayo kay Pangulong Duterte, nakakalabas, pasok kayo sa Malacanang noon, tapos hindi nyo alam yung password na bagman, ay panggap kayong Duterte. Kayo. Panggap kayo pag hindi nyo masabi yan. Pag hindi nyo aware yan. Ha? Pag hindi nyo alam kung sino ang bagman, isa sa mga bagman, ha? Shout out nga pala kay Attorney Riha, Attorney Lloyd Lau. Ha? Ayoko na magkwento tungkol niya sa bagman-bagman na yan. Baka magtuloy-tuloy na naman ang bunganga ko. Ayoko na muna. Ha? Ayoko muna magtuloy-tuloy. Pati makamamay, wah! Tapos magtuloy-tuloy naman ang bunganga ko. Ha? Balik tayo sa ating pinaka-main topic. Ha? Philip! Alam mo, Philip Salvador, kung totoo na kaibigan mo yung mga taong nakapalibot sa'yo, kung totoo na may concern sila sa'yo, ang unang nilang sasabihin sa'yo, alam mo, Philip, masakit na katotohanan. Ha? Masakit na katotohanan na may a-advise sa'yo. Alam mo kung ano? Wala kang magagawa sa Senado. Maaari! May tendensing manalo ka, may tendensing matalo ka. Gayahin mo si Dolphy. Sikat ako! May pag-asang manalo. Pero ang tanong, ano ang gagawin ko sa Senado pag ako'y nahalal? Yun ang sinabi ni Idol Dolphy. Pag ako nanalo, ano ang magagawa ko? Na wala naman akong alam sa larangan ng paggawa ng batas. Imbis na merong karapat, dapat na maupo dyan na sayang dahil sa mga kagaya mo na nag-aambisyon na umupo dahil ang katwiran, kilala ka, sikat, ganito, action star. Alam nyo guys, yung kinalalagyan ni Robin Padilla na bilang senador, sayang kung meron sanang nanalo na nakapesto doon sa kinalalagyan ni Robin Padilla na deserve niya dapat na mayroong senador dyan na talagang may malasakit sa bansa. Pero, dahil nga sikat si Robin, magaling na action star, magaling humawak ng baril, ayun, na number one. Diba? Sa bagay, sa survey, kulelat naman si Robin, si ano, Philip Salvador, wala sa top 12, pero wag po tayo, si Robin Padilla, kulelat din sa survey. Kulelat din sa survey si Robin. Pero, ang daming nagulat. Nag-number one sa balota. Diba? Ngayon, kung may pagmamalasakit ka, Philip Salvador, sa bansa,
mag-muni ka. Mag-isip ka, mag-nilay ka. Layuan mo muna sila, Bongo. Layuan mo muna kung sino mga kaibigan mo dyan sa Duterte. Nakataya ang kredibilidad mo dito. Nakataya ang iyong pangalan. Deserve ko bang tumakbo? Or mas deserve ng taong isang tatakbo na may magagawa sa bansa? Pero kung di ko mag-iisip ng mabuti, pinapahala pa mong ganit ka rin sa kapangyarihan. Maraming natin sinandang kapel na tumakbo sa mga eleksyon, hindi ka na nananalo. Sa lokal na lang, parati kang talo sa lokal. Ha? Tapos, ngayon, senator pa. Alam niyo mga kaibigan, ang kailangan sa Senado, may utak. Abogado, alam niya ang batas. Yun ang kailangan. Hindi natin kailangan na action star dyan. Ha? Hindi natin alam. Pero huwag magmarunong-runungan. Ha? Huwag tayo magmarunong. Kasi, ang kawawa rito mga tao na nasasayang. Ha? Ipagpatuloy mo na lang ang pagdepensa mo, ang pagsama-sama mo kay Digong. Doon. Doon, mas kapakipakinabang ka pa ron. Ha? Yan. Eh, di ba naman nagpapel ng senador yun eh? Ha? Ha? Yan. Anong masasabi mo kay Model of Manila? Ito simple lang. Karapatan niyo pong tumakbo, senador eh. Yes, hindi ko nalaitin si Model of Manila. Karapatan niya yan. Ano bang batas? Kailangan marunong ka magbasa? Marunong ka magsulat? At higit sa lahat, 100% pure Pilipino ka. Nagawa naman ni Model of Manila yan. Ngayon, kahit mag-file si Model of Manila, nasa COMELEC pa rin po ang pagpapasya. Kung siya ba'y nakikita ng COMELEC, nakarapat dapat tumakbo. Kahit po ako, patakapag ako ng file bukas o sa Lunes, hindi naman yung masasabing kandidato na ako eh. Hanggat walang inilalabas na official candidate ang COMELEC. Hindi naman ako pwedeng pigilan ang COMELEC na kumandidato kasi Pilipino ako, parun ako magbusa, magsulat, magbasa. Pero sasalain pa rin tayo dyan. Diba? Sasalain, may kakayahan ba tayo na kumandidato? O, kahit wala tayong kakayanan, mag-try tayo, pagmalay ko, baka pangbigyan tayo, di ba? Di ba? Yes! Pero naman ako, mas iboboto ko pa si Model of Manila ikumpara ko kay Philip Salvador. Dahil si Model of Manila, ay alam ko naman matalino yung taong yan. May utak. Kaibigan ko pa si Model of Manila. O. Alam niyo mga kababayan, yung mga nakikita natin na kumakandidatong senador, di nakatawa-tawa ang itsura. Eh baka mas may utak pa mga yan eh. Ang kasalanan lang nila, wala silang kakayahan ng gumastos eh. Wala silang pampundo eh. Di ba? Kaya ganun na nangyari. Sandali, may nagtatanong dito. Wait, nasa mayon. Ito, balikan ko to. Anong masasabi mo kay Diwata? Sa akin, simple lamang. Unang-una, hindi siya talaga kasapi ng party list na yan. Binamit lang siya dyan. Yun ang pananaw ko. At yung mga kasama niya na sinasabi, konsasyon ng mga vendor, packing shit. Yung mga kasama niyang yon, hindi vendor yon sa kanto, hindi vendor sa Divisoria yon, hindi vendor sa Pasay, hindi vendor sa Quiapo, o sa monumento kahit saan lugar. Kita niyo nga ang kutis, ang gaganda ng kutis. Yung pananamit. Di ba? Mga may kaya sa buhay. Ngayon, yung mga may kaya sa buhay na gustong pasukin ang larangan ng politika, kaya ayun, partilis ang pinasok. Ngayon, kailangan nila
ng isang personalidad, kailangan nila ng influencer, kailangan nila ng taong kilala sa larangan ng social media. Kaya, ang nakikita ko, napasama dyan si Diwata sa party list na yan. Pero ang totoo niyan, ang tingin kay Diwata dyan, salit pusa lamang. Kita nyo nga yung party list ni dating commissioner, Comely commissioner, na attorney, halos lahat ng mga kasapi ng party list, pinag-resign niya, di ba? Pinatatanggal niya at siyang ipapalit. E baka mamaya pag manalo yung party list na yun, maitsapira lang di si Diwata dyan. Kasi salit pusa lang siya dyan. Correct! Ginagamit lang si Diwata. Kaya mga kababayan, huwag na kayong mag-attempt na suportahan yung party list ni Diwata. Ginagamit lang siya dyan. Palot manalo, may kwarta dyan si Diwata na makukuha. Garantisado yan. Garantisado yan, putang ina. Ha? At dati, nakbisit ako kay Diwata noong mga pas. Hindi ako mabakbak kasi hindi naman buhay niya yan. Ngayon na tumakbo siya at nagtayo yung kanyang sinasabing party list niya, abay, teka. Hindi may iiwasan na mapunakad at mabatikos ka. Pinasok mo ng pagiging larangan ng politika, tanggapin mo kung ano ang puna sa'yo, tanggapin mo kung anong sasabihin sa'yo, negative, positive. Ngayon, pag ako nag-file, tanggap ko kung anong sasabihin sa akin ng tao, wala akong pakialam sa inyo. At sumilakas loob ako na gumanon. Diba? Kaya mga kababayan, nag-antabay po tayo. Huwag tayong magpaano sa mga putang inang yan, marami pang ulol ang maglulutangan, mga kababayan. Ha? At latan ng daan po natin, mga kababayan, yung mga politiko na sumusuporta sa China, huwag na huwag natin silang bibigyan ng pagkakataon na makaluklok sa bansang Pilipinas. Mahalin natin ang bansang Pilipinas, tulungan natin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Ha? Dahil ang tagumpay ng gobyerno, tagumpay ng leadership ni Pangulong Marcos, ni House Speaker Martin Romualdez, ay tagumpay ng bawat Pilipino. Kaya magsama-sama tayo labanan ang mga politiko na maka-pro-China. Dapat ang suportahan natin yung mga politiko na nagmamahal sa bansang Pilipinas. Huwag natin hayaan na manalo ang mga politiko na nagpuprotekta kay Kibuloy, na isang kriminal, isang rapist, isang human trafficking, money laundering, huwag natin silang bigyan ng pagkakataon. Kaya lumalakas ang loob ni Kibuloy, mga kababayan. Sila ang nagiging padreno. Ha? Huwag natin silang bigyan. Top, kailan ka magpapile ng party list mo? Any moment, any day, lulutang na lang po ako dyan sa National Headquarters ng Comelec sa Manila Hotel. Abangan nyo na lang ako. Marami na nag-PPM sa akin ng mga tropa pips na mga vlogger kung kailan doon ako lulutang. Siyempre, pupunta ako dyan ng pasikreto nang hindi na tayo magkita-kita. Again, maraming salamat sa inyong panunood. Mahalin natin ang ating bansang Pilipinas dahil bansa natin ito. What's up mga tropa peeps? So, napanood nyo naman po yung ating paunang video. Nakita nyo po dyan kung ano po yung sinasabi nitong si Philip Salvador. Diba sabi niya, ang tagal kong hinintay ito. Kung mahal nyo si PRRD, ako ibibigay ko ang buhay ko sa kanya. Nako. Eh dun pa lang po, alam na natin kung ano ang magiging sitwasyon nitong si Philip Salvador kapag ito ay nanalo. Ito ay magiging tuta na naman ni Digong at eventually ni Kibulok. Siyempre, tagapagtanggol ni Digong, tagapagtanggol din ni Kibulok. Ganun po mangyayari niyan. Ngayon, dito natin din makikita kung gaano kadami ang miyembro nitong si Kibulok. Kasi lahat po ng mga kandidato nitong si Digong,
mga i-endorso nito at mga kumbaga ipipresenta nito, sigurado tayo na hindi po makakakuha ng maraming boto. Kasi nga po, itong mga tao na ito ay hayag na kung ano ang kanilang magiging ganap or ano ang kanilang magiging pwesto sa lipunan, kanino sila magiging loyal. Diba? Tama yung sinabi ni Kuya Ninyo Barsaga na etong si Philip Salvador ay medyo meron pong ugali. Si Kuya Ninyo, meron siyang experience dyan kay Philip Salvador. Ako rin po. Noong pong ako'y medyo bata-bata pa, bandang, di ko na matandaan . Nagpunta po yan ng Bulacan. Nagpunta yan ng Bulacan. Ako, akala mo kung sino. Alam mo yung hirap lapitan, parang mahirap i-approach. Ako po'y Bulakenyo. Kumandidato yan sa amin na gobernador, talo. Walang sumuporta dyan. Hindi mananalo yan sa Bulacan. Ilang beses yung kumandidato na mayor ng Mandaluyong, talo. Kaya wala po talagang patutunguhan tong si Philip Salvador. Yung pangarap niya na maging politiko hanggang pangarap na lang. Kita nyo, kapanahon na ni Chris Aquino, nung sila pa ni Chris Aquino. Kita nyo, nanalo ba yan? Hindi. Diba? Ginamit nga lang yan si Chris Aquino para magkaroon siya ng pwesto sa lipunan. Wala. Nga. Ngayon, ano ginawa niya? Sumipsip ng sumipsip kay Digong. 2003. Sumipsip na siya kay Bongo, kay Digong. Hanggang sa maging presidente si Digong. Parang aso yan na nakasunod ng nakasunod. Walang nangyari, di ba? Kaya nga sabi niya, ang tagal kong hinintay ito. Kasi nga po, talagang yun ang kanyang advocacy sa buhay, ang maging politiko at ang taas ng suntok nitong si Philip Salvador. Dahil ang gusto niya, maging senador kaagad. Naku po, hindi po karapat dapat yan tao na yan. Napakayabang yan. Hindi ko na nga lang sinama dyan yung video niya na yan. Sabi niya, sa lahat ng bumabatikos kay Digong o kay Duterte, sabi niya, magurgur na kayong lahat. Diba? Ganon ka yabang, ganon ka angas. Eto, si Philip Salvador, kapag eto, binoto mo at nanalo, hindi ka makakalapit dyan. Bakit? Napakahirap hanapin niya. Napakahirap hagilapin niya. Napakahirap i-approach niyan. Kapag yan ay naging senador, naku po. Baka lagi nyo yan makita sa Soler. baka ito nga si Robin Padilla nga di ba? Kita nyo. Pinag numero uno pa na nga sambayan ng Pilipino. Pero ngayon? Numero unong tagapagtanggol ni Kibulok. Numero unong tagapagtanggol ni Digong. Tagaprotekta ng mga kampo ni Digong. Imagine niyo po kung madadagdagan pa ng isang Philip Salvador diyan sa Senado. 'Di ba? Magmumukha na lalong parang clowns, araneta. para na lalong magiging katawa-tawa ang Senado. Kita niyo, meron diyan. Yung ang nangyayari, yung mga artista nagiging senador. Yun namang mga senador, nagiging artista. Di nyo nakita noong nakaraan? Magsusuntukan si Zubiri saka si Cayetano. Parang mga action star sa pelikula. Sa totoo lang po, dati kapag binanggit mo, Senado,
di ba, parang napakaganda, nakagalang-galang, respetadong institusyon, di ba? Pag sinabi mong Senado, di ba, nandyan si, ano, si Miriam Defensor Santiago. Ah, pag sinabi mong senador, ah, talagang maiisip mo kaagad, Blas Ople. Ah, kababayan ko yan. Ah, kapag binanggit mo yung senador, Juan Flavier. Ah, si Angara, tatay ni, ano, ni Sani Angara. Oh. Ah, at napakarami pa pong mga kapita-pitagan na mga senador. Ah, na talaga naman kapag binanggit mo, di ba, parang senador, di ba, parang talagang ano eh, yung respetado, di ba? Eh ngayon kapag sinabi mo senado, parang never mind na lang eh. Di ba po, alam nyo, pinaglalaroan na lang naman ng ano, ni Digong ang ating yung mundo ng politika. Kasi the more na may nakapwesto na mga tuta ni Digong, mas safe sila eh. Ito ano na lang to eh, kumbaga survival na lang to eh, yung hinahanap naman nila Digong eh. Yung anak niya, vice presidente, hindi aalis sa pwesto kahit na tamad, lakwatsera, di ba? Nakasiksik pa rin na nakasiksik, sumasahod. Binubuo niya yung kanyang bucket list, yung mga dream come true, mga ganyan, di ba? Habang siya'y vice presidente, inaabot niya lahat yon at the expense ng taong bayan. Nakakapaglakwatsa siya around the Philippines, nakakarating sa iba't ibang bansa, nakakapunta ng Germany, manonood ng concert daw po. Di ba? Nagagawa niya yan eh. Dahil siya po ay vice presidente. Diba, pinapasahod natin siya para mabuo niya yung bucket list niya. Diba, kita nyo. Ganun po katindi ang ginagawa nitong kampo ni Digong. Tapos dadagdagan pa ng Philip Salvador na magiging ano, magiging sakit lang ng ulo, protector, at ang alam natin na ang loyalty niya kay Digong hindi sa atin. Hindi sa atin. Diba sabi niya, ang taong bayan ang nagtutulak para ako'y kumandidato. Ano kasi Yorme na maganda nagawa sa bayan niya? Nakagawa ng napakaraming proyekto para sabihin na ikay kumandidato? Nek-nek mo, huwag kami lokuhin mo, Philip Salvador. Wala kang naman nagagawa eh. Buntot ka lang ng buntot kay Bongo. Tapos sasabihin mo taong bayan? Bakit ano napatunayan mo sa taong bayan? Yung pagbabaril-baril mo, patambling-tambling mo, ah, pagiging Lucio Margallo mo? Ah? Siguro sa mundo ng pelikula, wala akong masasabi. Ah, lahat kayo magagaling. Robin Padilla, Lito Lapid, Bong Revilla, ah? Lahat kayo eh. Richard Gomez, di ba? Magagaling kayo eh na artista. Pero iilan lang sa inyo ang nag-excel nang pumasok na sa politika. O Robin Padilla, okay. Ha? O etong si ano, si asawa ni Maine Mendoza. Okay din. Di ba? Bico Soto, hindi man siya artista pero anak ng artista. Okay din. Diba? Maraming mga artista, Yorme Isko Moreno, 'di ba? Naging artista, naging politiko, pero mas nag-excel siya bilang politiko. Napakaraming napagawa sa Maynila. Eh ikaw, tuta ka lang din ni Bongo, sunod ka ng sunod, buntot ka ng buntot, pakilala ka ng pakilala. Tapos sasabihin mo, pinipilit ka ng taong bayan? Ah, ano ka ututo? Wala ka namang nagawa. Wala ka namang napatunayan sa taong bayan. May nagawa ka ba? May proyekto ka bang nagawa? Peace and order. Sabi mo, gusto mo makatulong sa peace and order. Bakit ano kala mo? Walang General Torre?
walang PNP Chief Marvel dyan na gagawin yung sinasabi mo? Huwag mo kaming lukuhin. Kaya ka lang magse-senador, ah, dahil kay Digong. Kaya ka lang magse-senador kasi gusto mo maprotektahan si Digong. At mapatunayan mo kay Digong na yung pagsisipsip mo kay Digong, paghuhutot mo sa tumbong ni Digong ay para protektahan siya. Gusto mong ipakita kay Digong na karapat dapat kang maging senador dahil poprotektahan mo siya. Iyaharang mo katawan mo kapag nandyan na ang ICC. Ang kapal ng mukha mo. Ha? Napakakapal ng mukha mo. Philip Salvador. Wala kang kwentang tao. Puro kayabang. Puro kaangas. Wala sa lugar. Hindi ka pa nga senador eh. Ayaw mo nang nababatikos niya. Question and answer pa nga lang dyan sa COMELEC. Ha? Sa paghahain mo ng COC. Gigil ka na. Galit ka na. Tapos gusto mo pang manalo? Tutulungan mo peace and order? Bakit nung panahon ni Digong, hindi mo sinabi kay Digong yan? Ha? Na huwag gurgurin ang mga nagpupulburon. Sa halip, tulungan, pabalikin sa komunidad, ipakulong at gamutin. Ba't hindi mo sinabi noon yan? Ngayon mo sasabihin kung kailan 20 mil na ang naging collateral damage sa ginawa ng anito mo. Dapat sa inyo pag-untogin eh. Kayong mga bobong ano, kumakandidato ngayon na senador, para matauhan kayo, eh kahit barangay Tanod, hindi kayo papas eh. Puro kaangas. Puro yabang. Wala kang nagagawa eh. Patatakbuhin ka ng taong bayan? Ano, bobo ba yung mga taong bayan na yon? Buti sana kung katulad ka ni Isko Moreno na nakapagpagawa ng mga eskwelahan, pabahay, world-class na hospital, napakagandang Manila Zoo. Ha? Manila Science High School. Buti sana kung sa nakapagserbisyo ka naman lang eh, nasubukan ka na para sabihin mo na taong bayan ang sumisigaw para kumandidato ka. Utu-utu ka naman, tapos uutuin mo kami. Ano kala mo, tanga kami na hahayaan namin na madagdagan pa ng isang bobong artista na senador sa Senado na walang ibang gagawin kundi pagtanggol ang mga mangkanor na manyakol na nang... Naku, masama lang sabihin eh. Nang bubulog gabi-gabi. Gusto mo ng peace and order? Ha? Kung gusto mo ng peace and order, dapat gumitna ka doon sa Davao. Pinalabas mo si Kibulok sa Lunggana, pinasuko mo kagad. Doon, maniwala kami, gusto mo ng peace and order, pero di ba wala kang ginawa? Bakit? Wala ka naman talagang magagawa eh. Dahil hanggang porma ka lang. Porma! Leche ka. Philip Salvador. Nuknukan ka ng tanga. Nuknukan ka ng yabang. Ewan ko nga kung talagang Bulacan nyo yan. Baka natira lang ng Bulacan niya. Kaya ako mandidatong gobernador dun. Nung nalaman ko nga yun na kumakandidato sa Bulacan eh. Naku, malabo ka akong manalo to. Malabo. Ayun, Daniel Fernando, yun. Artista yun. Pero alam niyo ba kung kanino natuto yan ng ano ng pagiging politiko? O kay Josie de la Cruz. Josie de la Cruz,
3-term naging governor. Kapatid niya, si John Mendoza, 3-term governor, naging congressman. O tapos, etong si Josie De La Cruz, naging ano yan, ng post office, governor ng post office, tagapamahala. Diyan natuto si Daniel Fernando, kaya nakita niyo naman, okay naman siguro ang kanyang pamamahala. Maaring medyo may lubak-lubak na kalsada diyan sa amin, pero, di ba? At least, nagseservisyo, nakikita ko. Nakapalo ako dyan sa mga FB page ng Malolo, saka ng Bulacan government. Nakikita ko naman, may ginagawa. Yun siguro, baka merong mga natulungan, Daniel Fernando, di ba? Makiusap ang taong bahay, kumandidato ka, di ba? Bumalik ka ulit, kumandidato ka, mag-file ka ng COC. Pero yung gantong tukmol na tukmol lang, uto-uto lamang na kay laki-laki ng katawan mo, Philip Salvador, tuta ka ni Digong, tuta ka ni Bongo, para ang asong sunod ng sunod kay Bongo para lang maipakilala ka. Ay, nako. Malabo kang makakuha ng boto sa pamilya ko, sa akin, sa amin. Malabo. Hindi kami tanga para magkaroon pa ulit ng isang bobong senador sa Senado. Ha? Kaya alam nyo, sa totoo lang, kung papipiliin ako kay Models of Manila, ha? Or dito kay Philip Salvador, ibuboto ko pa si Models of Manila. O kahit si Kuya Ninyo Barsaga, ibuboto ko pa. Bakit? Ha? Eto sigurado ko, hindi ito magiging tuta ni Digong. Sigurado ko, ito tutulong to sa gobyerno, hindi yung paglabas ng file ng COC, bumalik na naman ang mga pulburon! Bumalik na naman ang mga adik! Hindi na safe! Eh, ba't buhay ka pa kung hindi na safe? Bobo! Nako talaga. Kawawa mga Pilipino, kapag yan po pinanalo nyo, mag-isip-isip po kayo. Iboto nyo na lang si Diwata kesa dyan. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo, nasan mang panig kayo ng mundo. Momo chup chup, love you love you, God bless us all. Pilipinas, God first. Philip Salvador, tukmul ka.